ngayon guys ay nakikita nyo ang ating nasa harapan guys. Ito na guys yung adobo na manok na sinup ko nung nakaraang New Year. At this is the rice guys. And welcome back again to my YouTube channel guys. At yan ang ating kabihisan. Medyo malamig pa rin dito kaya tayo ay nakamahaba pa rin katapos lang maligo. Pero mahangin siya guys. And then ito na nga kakain na tayo while kwentuhan, chikahan guys. Ayan. At ngayon guys ay sasagutin ko na ngayon guys lahat yung mga katanungan ng mga bago kong subscribers guys. Alam kong naiinip na sila. Kung ang magiging topic po natin, nakita nyo naman sa ating title, na ang magiging topic po natin ngayon ay kung masarap ba o mahirap ang maging isang caregiver dito sa Taiwan guys. You see my eyes guys. At yan guys. Sisimulan na natin ang ating chikahan while eating guys. My lunch now is 2 PM in the afternoon guys. Ganito talaga ang buhay OFW kung kailan ka walang trabaho sa kakakakain guys. At natapos ko nang intindihin yung alaga ko kaya nasa room na siya. Sa kanyang room kaya ngayon ay nandito na naman ako sa aking trono guys. Ngayon ay tayo ay kakain guys. Niluto ko na yung ating adobo. Ako lang naman ang kakain ito, kaya ano. Alam nyo naman ang lola nyo, kaya nandito ako ngayon, wala na naman si amo, kaya malaki na naman ang malakas na naman ang ating voice. Ayan guys. Puro laman naman siya, kasi sobrang lambot na nga kasi. Sinup nga ito guys. Kaya ngayon ay tayo ay kakain habang tayo ay nagkukwentuhan guys. Ayan. At nga guys, simulan na natin ang ating topic while eating guys. Dito yung mga nagtatanong kung maalwan nga waga dito sa Taiwan. Bago natin simulan yan, shout out sa mga friend ko dito sa Taiwan na nag YouTube na din sila guys. Mula nung ako ay na-monetize ay nagkaroon sila ng inganya na mag-YouTube na din sila guys. Shout out sa iyo Sis Kabsat, Juicy Diaz, Marbelin Agato, Lisa Hagos. Yan ang mga kabarkada ko dito na nag-YouTube na din. And then shout out sa aking bagong subscriber kay Gilin Galagos. Shout out sa iyo Sis. Matagal na siyang nag-YouTube guys, almost 1 year, pero itinigil niya. At nung nakita niya yung channel ko ay nagkaroon daw ulit siya ng lakas na mag-YouTube ulit. At ako daw ang isa sa nagpalakas sa kanya na magbalik ulit sa YouTube. I'm so touching Sis, I love you Sis, ipagpatuloy mo lang yan. At shout out din sa iyo kay Sis Maricar Santiago, andito din siya sa Taiwan guys, nag-YouTube na din siya ngayon guys. Madami ako ditong kabarkada sa Taiwan na nag-YouTube na din. At kay Sis Kusina ni Yoy, shout out sa iyo Sis, nandito din siya. Lahat na nandito na friend ko na nag-YouTube ay isang caregiver. At kay sino pa ba? Kay Manang Lisa Hagos, ayan. Kay Sis Maricar, Gilen Galagos, ipagpatuloy nyo lang yan guys. At basta tiyaga lang at sikap para sa ating YouTube channel. Basta kung ano lang ang alam nyong i-upload, o sige go lang, ganyan talaga. Ako nga mga upload ko minsan parang walang kaano, pero kahit pa paano may nanonood pa rin guys. Basta yan guys, shout out sa inyo. At sa lahat-lahat ng mga nanonood sa aking YouTube, sa aking mga video, mahal ko kayong lahat at I love you all. Ayan, nagdrama na naman ang lola nyo. At ngayon guys, ay simulan na natin ang ating mga katanungan o question sa akin kung gaano nga ba kahirap ang maging isang caregiver. Alam ko na alam lahat ng mga kabarkada ko yan o yung mga caregiver din, nakapwa ko din caregiver. Subo muna tayo guys. Ayan. Masarap sana kumain kung mayroon tayong cook, kaso hindi ako nakabili ng soft drinks natin. Sa base sa aking experience, ang maging caregiver ay hindi biro. Bakit? Siyempre, ako din ang sasagot niya, no?
Isang caregiver, pupunta ka dito sa Taiwan at alam mo na ang caregiver ay mag-aalaga ka ng matanda. At ngayon, ang maging isang caregiver ay hindi isang biro, guys. Kailangan malakas ang katawan mo. Like me, malaki ang katawan para sa puyat, stress at pagod. Yan, guys. At sa aking experience, ito ibabase ko sa aking experiences na nagtrabaho ako dito 2014. This coming May 2019 ay magpa 5 years na ako. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Sa walang sawang paggabay mo sa akin dito, naiiyak ako, guys, bakit ganun? Tapos, ang aking karanasan nung punta ko dito ay, ang aking alaga ay 93 years old, ay very strong, very basta, sobrang lakas niya pa, guys. Nasabi ko, hindi naman yata ito alagain nung dating ko dito, sabi kong ganun. At mukhang mataray ang lola. Siyempre, wala na tayong magagawa kasi andito na tayo, guys, sa Taiwan. And then, ang mga case ng matanda, guys, hindi naman siguro lahat, pero karamihan ay mayroong Alzheimer. Ayan, ulianin sila, guys. At ang aking alaga noon ay sobrang lakas nga niya, pero mayroon siyang Alzheimer na lagi siyang makakalimutin. Pag pumupunta kami, guys, ng park, nung una ako dito, siya ang nagdadala sa akin kasi malakas pa nga siya noon. Naglalakad pa siya, guys. Tapos, minsan, mabait kung sa mabait, pero pag tinupak o nagkaroon ng ulianin, sinusumpong, merong lalapitan ka na lang niya, merong tatapikin ka. Basta yung mga case na ganun na parang nag-iisip bata sila, tatapikin ka nila, minsan sinisipa ka na lang. Basta ganun, hindi naman laging ganun. Pero pag dinadaanan sila ng pagkaisip bata, ganun sila. And then, ang number one na kai-stressan mo sa mga matatanda dito, guys, ay ang pag ang gamit nila, guys, ay hindi nila alam kung saan nila nilagay. Pagbibintangan ka nila na ay kinuha mo si ganito, lalo na yung mga damit niya, lagi na lang, sige, kung saan isisiksik ang wallet, saan isisiksik. Tapos, mamaya hihiga, mamaya, mama, sabihin niya, nasaan na ang wallet ko, nasaan yung damit ko, kinuha mo, ibinigay mo sa friend mo, ipinadala mo sa Pilipinas. Ganun siya, guys. O kahit marami din ganun na mga kaibigan ko na ganun ang mga alaga nila. Talagang iiyak ka na lang, hindi ka naman pwedeng uuwi, na gusto mo ding banatan, hindi mo naman magawa, kasi talagang iaano mo na lang sa isip mo na talagang lalayo ka na lang, ganyan. May case pa na pag hindi talaga nila makita o hindi mo rin makita kasi hindi mo alam kung saan niya nilagay. Yung pala, minsan nasa ilalim lang ng mga unay niya, nandong, ganyan. Makikita yan, okay na ulit. Maya-maya, ganun na ulit. Basta ganun ang mga matatanda dito. Talagang ulianin sila, guys. Pero meron din namang hindi pa kasi. Pero karamihan na ganun. Tapos, ang isa pa dyan, guys. Ano ba ang mas maaluan alagaan? Kaya na bedridden ba o ang malakas pa na matanda? Sa akin, guys, mas gusto ko pa, guys, alagaan ang bedridden. Kasi ang aking alaga ngayon, guys, ay isa ng bedridden, guys. Nakahiga na lang siya kasi nung siya, guys, ay malakas pa. Alam nyo, naoperahan lang siya sa balakang kasi napaupo siya sa sobrang kulit. Alam nyo, nung malakas pa siya, guys, ha? Nasa sa inyo din, comment down below kung anong gusto nyo, kung bedridden ba o yung malakas pang nakakalakad pa. Nung nakakalakad pa ang alaga ko, pagpupunta kami ng park at may kapwa Pinay ako na alam niya nag-uusap na kami, bigla na lang aalis yan. Pag talagang gusto niyang uwi, uuwi ka talaga. Kasi marunong pa siya maglakad, no choice ka. Kahit anong pag-uusap niyo sa park, hindi mo magawa na, tara na, uwi na tayo, ganyan. Basta pag sinabi niyang uuwi ka, uwi. Noon, pag halimbawa paggabi, guys, nung nakakalakad pa ang alaga ko, kahit madaling araw yan, gusto niyang maligo, sige, no choice, hindi naman ikaw ang masusunod kasi taga-alaga ka lang. Merong 2 a.m. ng madaling araw, liligo yan dahil mainit daw. Ligo, pagdating niyan sa kwarto, babalik, liligo na naman. Basta ganun, may time na ganun. Pag ganun na siya, tatawagin ko na yung amo ko. Tapos merong time din na kahit madaling araw, kung gusto niya manood ng TV, manunood siya.
Kung madaling araw, kung gusto niya magsuklay o magtoothbrush, pupunta siya dyan. No choice ka. Susundan mo lang siya ng susundan kasi baka siya mabaligtad o ano. Tapos, ang gagawin niyan, pag talagang siya yung sobrang ulianin na siya, lahat ng mga damit niya na kahit malilinis siya, babasain niya yan, lalaban niya yan. Pag may time na maglalaba ako ng damit niya, gusto niya is siya. Basta ganun, guys. Ang hirap maging isang caregiver. Guys, sobrang hirap. Lahat nandiyan ang pagtitiis mo, pagtsatsaga mo, 24 oras kang magbabantay. Kasi pag nagising ng alaga mo, kailangan gumising ka na din. At minsan nauuna pa siyang gumising nung ano ako, nung malakas pa siya. At in last 2 years, guys, ay naoperahan nga siya, guys. At ngayon, guys, ay grabe na, guys, ang alwan ko na, guys, ngayon. Minsan lang yun nga sa puyat. Siyempre, hindi mo maiiwasan yan. At nung mula nung siya ay hindi na, guys, makalakad, Diyos ko, parang binunutan ako, guys, ng tinik sa aking katawan. Kasi nung hindi na siya nakakalakad, guys, naawa din naman ako. Kasi nakahiga na lang siya, guys, sa kanyang higaan, guys. Kung hindi mo siya ibabangon, hindi siya babangon. Pero grabe, guys, ang alwan ko na ngayon. Hindi katulad ng mga pinagdaanan ko, na alam ko rin pinagdaanan ng mga kapwa ko caregiver na talagang mahirap. Siguro bibihira na lang talaga yung mga Pinay dito na talagang maalwan. Ngayon, guys, sobrang alwan ko na kasi... Kain muna tayo. Patalastas muna tayo, guys. Ngayon, guys, ay kahit saan ko na siya dalhin ngayon, wala na siyang pakialam sa akin. Kahit pumunta kami ng park, magtagal kami doon, pumunta kami ng grocery, pumunta kami kung saan ko gusto, mga palingke, wala na siya. Basta nakaupo na lang siya. Pero guys, minsan naaawa din ako sa kanya. Kasi nga, nakagano na lang siya, nakatingin na lang siya sa iyo. Nung malakas pa siya, guys, Diyos ko! Gusto niya siya ang magluto. Yung parang, basta ang hirap. Mahirap na masarap ang maging caregiver. Nakikita niyo naman sa aking face, sa aking mata. Paging caregiver ka, ang kalaban mo ay puyat, stress yan, guys. Pero ngayon, wala lang akong masabi sa amo ko, guys, kasi mag-ina lang siya dito sa bahay. Napakaaluan ko dito. Nakakondo lang kami. Tingnan nyo, ito lang ang space ng aming bahay. At tatlong sunod-sunod ng kwarto, tigi-isa kami ng room. And then, kusina na sobrang liit. Tapos, bilada ng damit din doon sa may kusina. And then, may CR. May CR na alaga. Ah, may CR na kanya ang aking amo. Nandun lahat ang kanyang gamit. Kaya, dito kahit anong lutuin ko, walang problema. Basta ako ang isa dito sa Taiwan na maswerte sa mga naging amo ko. Kasi, sa 5 years na ano, wala akong naging problema sa amo ko dito, guys. Mabait din naman, guys, ang alaga ko kasi Christian sila. Kaso nga, pag sinusumpong lang siya ng kanyang Alzheimer, doon ka na mag-ingat. At merong sa gabi gising siya, sa araw maghapon tulog. Hindi ka naman makatulog sa araw kasi kailangan mong magtrabaho ka dito sa loob na bahay. Hindi naman laging nakaupo ka, nakahiga ka. Pero dito, wala naman, guys, masyadong trabaho. Pero naya din ako minsan, siyempre, baka paglabas ng amo ko, nakahilata ka. Ayoko naman ganun. Pero pag sabi ng amo ko, matulog ka, pagtulog din. Ang amo ko, guys, katulad ngayon, guys, 4 days siyang wala dito kasi pupunta siya ng China. Kami lang ng alaga ko dito, kaya I'm free na naman. Kahit anong gawin ko, okay lang, guys. Ano na siya, wala na siyang pakialam sa kanyang ina kahit na nandito kami sa loob ng bahay. Basta ako na ang bahala sa lahat ng pagkain namin. Kung ano-ano, sinasabi ko lang sa kanya, wala na tayong ganito. Bibili siya yan. Kaya, saludo ako, guys, sa ating mga kapwa ko, guys, na OFW dito sa Taiwan o kahit saan mang lugar na nag-aalaga ng matatanda. Saludo ako sa inyong katatagan, guys. Ako, guys, magpa 5 years na dito, guys. Kaya miss ko na, guys, umuwi ng Pinas. 2020 pa, guys, ang aking. Tapos dito, pangalawang kontrata ko na ito sa kanya. At kung sakaling, sana, Lord, gabayan nyo pa at patnubayan pa ng mahabang buhay ang aking alaga. Babalik at babalik pa rin ako dito. Pangako ko yan, guys, hanggang siya'y nabubuhay, babantayan ko siya. Ganun lang, guys, kahit na mahirap na malayo sa pamilya, tiis lang kasi ang hirap ng buhay sa atin yan. Guys, ang haba na ng aking video, guys. Sa lahat po ng nakapanood nitong video na ito,
Salamat po sa inyong lahat. Mahal ko kayo. Salamat sa walang sawang pagsuporta.